Yo, what's up sa inyo? So ngayon, ito na yung sinasabi kong tank na isa-setup ko. Meron ng, ano, dumating na yung alagang ilalagay natin sa kanya. Kaya, ayan, nakasetup na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung tank na pinaglagyan natin ng red tail catfish nung nakaraan, nung maliit lang. Ito yung nangyari sa kanya. So, meron tayong bad news. Yan, yung red tail catfish natin na nakuha nung isang araw lang, namatay siya. 3 days pa lang siya sa akin. Hindi ko lang manungka nang matay niya. Kasi kagabi, lumalangoy-langoy naman siya, masigla naman siya dyan. Ngayon, bigla kagising ko, patay na siya. Siguro kasi masyado pa siyang maliit, di pa ganun kataas yung chance niyang mabuhay. Hindi ko din alam eh. Ngayon pa lang kasi yung nagkaroon ng ganyan kaliit na red tail. Pinakain ko siya ng chubby nung first day niya. Tapos meron pa nga siyang tirang konti dyan. Buhay pa naman yung chubby. Ayan o. Tapos yun. Ngayon, 3 days. Namatay siya. Di ko alam bakit. Kung ano nangyari. Pero yun, setup na muna natin tong aquarium na pinaglalagyan niya. Ayan. Tatanggalin ko na muna ng tubig kasi baka may something sa tubig kaya siya namatay. Setup ko na para dun sa kukunin nating bago. So yun, balikan nyo kayo pagka okay na. So yun na nga, yun yung nangyari. Namatay yung red tail natin. Kaya yan, nasetup ko na ng dalawa. Kaya dinagdagan ko na yung kinuha ko. So yung kinuha ko, ayan, nandyan na. Ginababad na. Tapos nilagyan ko na din ng substrate. Mamaya papakita ko sa inyo anong substrate yung nilagay ko. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung bago nating alaga na nakuha or kinuha. So ito, dito ko yung ginamit yung ilaw na binili natin. Ayan. On, off niya. Ito yun. Yung ginawa kong DIY lights. Ayan. Ito yung isa na paglalagyan kong aquarium. Kaya dalawa yung ginawa ko. Tsaka kaya may switch. So yun na nga. So yun, pakita ko muna sa inyo kung ano yung bago nating alaga. So yan, ito yung bago nating mga alaga. Yan, mga shrimps. So yan, ito nga, mga shrimps yung, wait lang, ayaw mag-focus. Ayaw mag-focus, pero mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura nila ng mas malapitan. So ngayon, pakawala na muna natin sila dito sa bagong tank nila. So yun, pakawala na natin sila kasi kanina pa sila nandyan palutang-lutang. Inacclimate ko na sila kanina pa. Zoom ko lang yung tank nila. Yun. Pakawala na natin sila. So yan, yan yung mga bago nating alaga. Pakita ko sa inyo na mas malapit. Ito.
yung mga nandito is so yun, red cherry shrimps. Yan. Yan sila. Ilan pieces lang yun. 13 yata. 10 lang talaga yung binili ko. Pero binigyan tayo ng fave ni sir na pinagkunan ko. Yan yung red cherry shrimps. So, ito nga yung bago. Itong mga to, yung red really shrimp. Masyadong mataas. Ito nga yung mga bago nating shrimp. Ito yung mga red really. Yan, kung makapansin nyo, red sila sa dulo-dulo. Tapos may white or parang transparent sila na part. Parang stripe sila. Ito lang talaga yung original kong order. Kaso nga namatay yung red tail catfish natin bago natin i-claim. Kaya nung pinick up ko, nagdagdag pa ako ng isang klase na shrimp. 7 pieces lang to. So ito, try ko lang muna sila paramihin. So yung substrate nila yan, aqua soil. Pero siguro lalagyan ko pa ng moss, mamaya kukuha ako. Lalagyan ko ng moss. So yan, ganyan lang sila. Ganyan lang yung setup, simple. Para mas madali din silang dumami, hindi natin lalagyan ng isda kasi pagka ng anak sila, possible na kainin ng isda yung mga magiging anak nila kasi maliliit talaga yun. So yan, yan nga yung red reddish shrimp. Red cherry shrimp na nakita ko kanina. So yun, sana nagustuhan nyo itong video na to. Nagustuhan nyo, like nyo naman. Tapos kung di pa kayo nagsusubscribe, magsubscribe na kayo. Click nyo yung subscribe button dyan sa baba, tsaka yung notification bell. Tapos share nyo din para makita pa ng mga ibang gusto mag-alaga or mga nag-aalaga din ng iba-ibang pets.